Right. Good evening. It's 8:08 in the evening, Friday. Anong date na yun? January 21. Happy birthday, Leslie. Ito yung panahon na nanganganak si Tita Girlie dati. At, si Tita Fe, birthday kahapon. 91. Grabe. 91 years old. Sana all, ano? Sana mabot tayo ng 90 years old. Nakakatuwa. Sige, manalangin po tayo. Brother Aldrin, simulan na niyo na po. Panalangin. Lord, thank you, Lord God, for tonight, Lord God. At nagpunti po kami para pag-aralan po ang inyong salita, O Lord God. Lord, may you bless each one of us, Lord God. Salamat po sa buhay ng mga kasamahan po namin, Lord. May you bless all of us, Lord God. May the word be something that we can learn from and we can apply in our daily lives, Lord. And thank you, Lord God, for your blessings, O Lord God. And we give you all the praise and the glory, Lord, in Jesus' name. Amen. So, recap muna tayo. Ano nangyari last time, di ba? Ito yung ano eh. Naalala ko to kasi nasa Texas ako, narinig ako sa inyo. So, good evening, Pastor Bong, si Sir Lenlen. Good evening. Good evening sa inyo. Hindi po. Si Sir Lenlen, nasa tabi mo ba ang yung tungkod? Ay, oo. Mahiwagan tungkod. All right. So, recap tayo last time no na kasi last Friday ating nagganap tayo noon eh. Nagkaroon tayo ng prayer and fasting. Eh naman before noon, alala ko nga nasa Texas ako noon tapos nakikinig ako sa inyo. Pinag-usapan natin noon si Jacob na humiwalay na kay Laban. No, ano naaalala niyo noon? Panahon na 'yon. O, bakit sa palagay niyong humiwalay si Jacob kay Laban? O, bakit? Kasi sabi niya sa verse 3, the Lord said to him, go back to the land of your ancestors and to your family and I will be with you. So pinababalik na siya ni Lord. Kumbaga back to the original plan. Di ba? Kasi tumakbo lang naman doon si Jacob eh. Pero pinababalik na siya. Kasi nasa ng promised land. Nandun eh. Nandun sa, ano, sa Canaan. Diba? So, kayo, ano naaalala nyo ng last time? Anybody? Last time? Ano nga naaalala mo? Kasama niya na dito yung dalawang asawa niya at saka dalawang concubines. Yeah. Tumakas sila. Tumakas sila. Oo. Na pa. Hindi sila nagpaalam. Hindi nagpaalam. Hindi raw nagpaalam. Kasi minsan ganun ang tendency pag niloloko ka, iskapo ka na lang eh. Kasi alam nila niloloko sila ni Laban eh. Bang pinipigilan pero for the sake of ano na si Laban ay kumikita dahil sa kanila. Good evening Tita Fe at Tita Pepo. Good evening. Happy birthday. Kamusta ka naman? Kamusta ang iyong pakiramdam? Sige, pastor ako. Oh. Medyo okay-okay pero makirot pa rin yung sugat. Okay. Kailan dating ni Faith, tita? Eh, kasi, pastor, sarad, naka-lockdown pa ang DFA, hindi niya mo ko yung passport. Tapos, ang benefits namin, nag-lockdown din hanggang 21. So, 24 pa lang niya maayos. Ah, okay. Pag-pray natin yan. Kasi, kanina galing kami sa doktor. Naka-schedule na si Stephen sa February 1. Oh, schedule na si Stephen. Yeah. Pastor Bert, pag hindi dumating si Faith February 1, hihihuli akong tulong sa inyo. Pero makakalakad naman siya na, ano? Hindi, nakakas siya, 3 weeks. Ay, nakakas. Ikaw pa. Ano pa, Pastor? Ikaw pa, kako. One yan. Oo, mag-aano siya, Magkakas 3 weeks. Sakay. May gulong. Hopefully makarating si Pay bago
po. February 1. Darating yan, Dita. Darating yan. Good evening, Kiko. Ah, diyan na si Kiko. What's up, what's up? Yan, si Kiko, nasa Bible study kagabi yan nung ano, ng youth. Nakakatuwa yung Bible study na for the first time sa 20 taong mahigit yung nagtuturo ng Bible, no? May nagsabi na sabi niya ano, explain niya yung ano eh, yung pagkakahiwalay ng Northern and Southern Kingdom. Kasi lagi kong problema yan for 20 years kasi pag nagtuturo ko, usually ang mga tao hindi nila naiintindihan or hindi nila napansin na nag-split pala ang Israel. So pero si CJ kagabi narinig ko, naiintindihan niya at ina-explain niya. So I'm so happy na talagang ang saya-saya ko, no? Parang for the first time nakarinig ako ng ganito. Sabi ko sa lublob ko lang ano, nakikinig ako. So nakatuwa, nakatuwa yung mga youth natin. Naka, ano, naka-bless sila. Talagang they dig deeper sa word. They hunger and thirst. No? So salamat sa Panginoon. I'm sure lumalago sila. At yan ay mga foundation na kapag dating ng panahon, gagamitin nila yan. Kasi sasampalin na sila ng mga katotohanan ng buhay kapag lumabas na sila ng bahay natin. Yung mga struggles, yung mga masasakit na karanasan, yan, haharapin nila lahat yan. Ngayon, pagka may foundation sa puso mo ng ano ng nasalita ng Diyos, kahit anong hambalos ng buhay sa'yo, maligat pabalik ka lang sa foundation. Hindi ka matitinan. Di ba? So, nakatuwa sila. Ano pa naalala nyo na last time na nung ano? Yung ano po, dinalo po ni God si Laban sa isang dream para warningan siya kung magsalita ng anything good or bad. Pagbabasa natin ang Biblia, sa walk through the Bible, sa personal reading natin, sa Sunday preaching, or tayo dito sa Friday life group, every time na nag-meet tayo, ilang beses na ba natin pinag-usapan na dinalaw sa panaginip? Di ba? Laging gano'n, ano? Dinadalaw sa panaginip. No, si Jacob, di ba? Si Mary, si Joseph, di ba? Ang dami nang dinalaw sa panaginip eh. Si Laban. Yan na po, Abimelech. Si Abimelech, yes. Oo. Pati yung ano, si yung hari na ano, tawag na ito, nalimutan ko eh. Oh, tama. Kasi wag galawin si ano, si Sarah, 'di ba? So si Abimelech. Oh, si Abimelech nga. Tapos kumbaga ina-explain palagi ni Lord through ano, ano, through a dream, 'di ba? Kaya sabi nila, alam niyo, madami daw nagiging Christian na mga Muslim dahil sa dream. Nagpapakilala si Jesus sa dream sa kanila. Ministeranio. Oh, good evening, Tita Amy. Good evening po. Good evening. Ayan. So ano pa naalala nyo na pinag-usapan natin? Nung inabot na ni ano ni Laban si Jacob, ano naging confrontation nila? Nagkasumbatan ba yung magbiyana? Nagkasumbatan po. Nagkasumbatan, di ba? Opo. Walang na lang sabihin ni Jacob, dinadaya mo naman ako kaya ako mulis. Dinaya mo ako ng ilang beses. Ay, sana naganda ako ng part, ano, mga tamburin ay mga ano mga morsikos sabi niya. Minsan ganun eh, no? Pero pabalat bunga lang ni ano yun, ni Laban yun. Kunyari, si send off sila, may tamburin-tamburin eh. Hindi naman sila papakawalan. Bakit ayaw silang pakawalan? Para mahawa yung blessing kasi ni ano ni Jacob. Napagpala siya kasi yes. Ayaw niyang mawala si Jacob kasi baka mawala na siya ng blessing. Nalulugi na siya. Saka nagagamit yung talent ni ano. Yung ano ni ano nahawa siya doon eh sa blessing. Yeah. Kumbaga meron siyang Michael Jordan. Mm-hmm. Meron siyang scorer, meron siyang producer, meron siyang kumbaga upo-upo ka lang eh. Kumbaga, wala kang ginagawa, umikita ka. Arang ganun yan.
Diba? So he wants yung gamitin talaga si ano si Jacob. Pero come to think of it, as a Christian, if you are talagang anointed and blessed by God, even your employers or the people around you, no, kahit kamag-anak mo, no, they will feel na you have something in you. That whatever you do, yung favor ng Panginoon, nasa sayo. Diba? So, kumbaga, alam nila na you are of use into ano sa organization or sa company or sa alam niyo kaya ayaw kang pakawalan, di ba? Kasi si Pastor Bong di pinapakawalan na Pastor Bong. Question for you, are you under 1,000? Baka Pastor, I wish. Gusto nang umalis. Di ba? Ay, gusto nang umalis, ayaw umalis. Ay, paalis. Yeah, at least a good testimony. Oh, and look at ano nangyari naman nung ano nung nagkaroon ng coffee nanditong si Laban at saka si Jacob. Naalala niyo ba 'yon? Nagkasundo na sila. Pero ang pinaka-highlight dito yung ano no, yung kinuha ni ano ni Rachel. Rachel yung ano, yung Josan. Tinago niya dun sa Bakit yung tinago? Ba't sa palagay niya tinago ni Rachel? Anong reason? Anong reason? Para hindi na sambahin ni Laban. Oh, that's a good point. Oh, para wala ka na sambahin, tago ko na. Tago ko na. That's a good point. Oh, ano pa? Maring ano rin, pagganti-ganti man lang sa tatay natin. Hindi, baka pastor si, ano po, si... Makaginto yun. Hindi, baka po si Rachel, hindi pa po siya ganun ka, ano, kalalim. Kalalim sa Panginoon. Kaya parang gusto rin niya yun. Possible, that's a good point. Yeah, that's a good point, yeah. No? Or pwede rin man sa kabilang banda, malalim na siya sa Panginoon, kaya ayaw niya mapahamak yung tatay niya. Di ba? Kasi alam ng tatay niya, mahal. Ano po yun? Dalawang perspective, ano? At saka, yun nga, since maaring pangatlong perspective, maaring ito eh, mahal na mahal ang tatay ko, sinasamba niya to. So, dahil sa daming hirap na inabot namin sa kanya, madala nga to para mabaliw-baliw siya. parang vengeance. Ano pa? Nag-lie po siya eh. Oo, nag-lie siya. No? Sabi niya meron siyang kabuhanan. Inupuan niya eh, para hindi pansin na ni Laban yung inahanap niya. Hindi niya pero nakakatakot yung ano, yung claim ni ano ni Jacob. Sabi niya kay Laban, kung kanino mo makita yan, papatayin ko. Alam pinagkaiba nung panahon naman ni ano ni Joseph. Rachel. Oo, yung panahon ni Joseph the dreamer naman, 'di ba? Sabi niya, kung kanino mo makita yung golden cup ng ano ng governor, papatayin ko. Ay nandoon kay ano, kay Benjamin dahil nga isinilid ni Jacob doon, 'di ba? Ay ni Joseph doon eh. Yeah. Oh, so walang pinagkaiba sa ganun, 'di ba? So eh kung nahuli kay Rachel yun, ako po, mapapasubo itong si Jacob. And I'm sure di niya papatayin, mahal na mahal niya si Rachel. Diba? So baka magpaalipin na naman siya uli. Kaya ano, kay Laban. Nakipag-deal na naman siya. Yes, okay. So kita naman natin sa deal na yan, pinagpalaan ng Panginoon. Ano? Naalala ko lang, no, last time na nag-renew tayo ng contract, eh, nakipag-deal din tayo. So, sa renewal natin, pinagpala tayo. So, diba? So, nakatuwa yung, ano, yung mga applications sa buhay ng Biblia. Anyway, sige, punta na tayo dito sa, ano, sa pagtatagpo ng magkapatid. Ito na. Tatagpo na ang mag-aaway. Ito. At, masama ang loob ni ano ni Iso kay Jacob dahil kinuunan siya ng ano at saka meron siyang ano eh sumpa. Ang sabi niya, pag kamatay ni tatay, papatayin kita, di ba? So naalala ni ano yun ni pangalan nito ni Iso, di ba? So ni Iso, naalala niya. So simulan na natin ang unang babasa, no, tatawagin natin si Sister LV mula sa
verse 1. So chapter 32 tayo. Wala, so verse 1 hanggang verse 6. Ayan. Verse 5. Sige po. Simulan na natin. Jacob. So Jacob went on his way and God's angels met him. When he saw them, Jacob said, "This is God's camp." So he called that place Mahanaim. Mahanaim. Jacob sent messengers ahead of him to his brother Esau in the land of Seir, the territory of Edom. He commanded them, "You are to say to my lord Esau, this is what your servant Jacob says. I have been staying with Laban and have been delayed until now. I have oxen, donkeys, flocks, and male and female slaves. I have sent this message to inform my lord in order to seek your favor." So, sinong gusto magsimula? Ano kaagad ang napansin niyo dito? Anybody pwede magsimula? Ano kaagad yung parang distinct na napansin niyo, no? As they prepare na makita itong kapatid niyang si Iso. No? Ibig sabihin, yung dadaanan nila, nandoon sila Iso. Hindi niya maiwasan, ano? Mga ito yung mga given situation sa buhay natin sa practical application na there are times na may mga pagkakataon hindi natin maiwasan. So we have to face all yung mga challenges na ibibigay sa atin ng buhay. No? So sabi dito, Jacob went on his way and God's angels met him. Kita niyo naman, ha? Nakaalalay pa itong mga anghel. Ha? Mga ganun talaga pinagpala itong ating bida. So nung nakita daw ni Jacob, yung mga angels, sabi niya, "This is God's camp." So tinawag niya itong Mahanaim. Mahanaim. Ayan. So alam naman natin na ang Israel, bansang Israel, ay mga nomads. Ang ibig sabihin na nomads ay they, mga travelers. Kumbaga, hindi sila pumupuesto sa isang lugar. No? NPA. NPA, no permanent address. So ang binigay na permanent address sa kanila ng Panginoon ay yung Canaan, no? Na kung saan, fast forward 2022, kaya magulo. Imagine yun, tagal na nung away na niya. Hanggang ngayon, alam niyo ba ba't magulo sa Israel ngayon? Kasi yung mga Canaanites nandoon, ang tawag sa kanila ngayon, mga Palestine. Yeah. Tapos ngayon, itong mga Hudyo nandun din. Kiniklaim na mga Palestine, which is true, na nauna sila dun. Di ba? O, ngayon, itong si mga Hudyo ngayon, kiniklaim naman na God's promised land sa kanila, which is true also. So, kaya may gera hanggang ngayon. Kaya nagbobombahan, no? Sa mga Gaza, sa, kumbaga, naririnig nyo araw-araw sa news yan. Di ba? Yes. So, ngayon, itong ano napansin niyo dito sa verse 3? Anybody? Nagpadala na siya ng emisaryo, di ba? Agad-agad. Uh-huh. Bakit siya nagpadala ng emisaryo? Peace offering. Oo, gusto niya na agad. Gusto niya agad makasigurado na ano. Walang gagalaw sa kanila, diba? Matalino rin tong si Jacob eh. Pero binanggit dito Esau in the land of Seir, the territory of Edom. Okay, so yung mga descendants ni Esau ay tinawag na Edomites. Kung mapapansin nyo, fast forward sa mga susunod pang mga pag-aaral, no? At which is na-discuss na natin yan sa walk through the Bible. Laging binabanggit yung Edomites. Kakampi ba nila to kalaban? Kalaban ng Israel yan, di ba? Lagi silang pinahihirapan yan. Pati yung mga Moabites, Ammonites yan. Mga Ites baby. So sabi niya dito, yung tao niya, yung emisary niya, sabi niya, sabihin mo kay Lord Esau. Di ba? Anong tawag niya? Hindi Kuya Esau. Kay Panginoong Esau. Kumbaga, with all respect
Yeah. Sabi niya, this is what your servant Jacob says. I have been staying with Laban and have been delayed until now. No. Pero meron akong oxen, donkeys, flocks, male and female slaves. No. I have sent this message to inform my Lord in order to seek your favor. Oh, ba't sa palagay niyo ganyan ang pananalita ni Jacob? Ano napansin niyo? Kung kayo si Esau. At pakumbaba. Nagpakumbaba siya pa sa... Yes. Oh, napaka-humble niya. Tandaan niyo, Jacob is the prime leader, alpha male ng Israel. And siya yung pinaka-astig doon sa kanilang bansa. Pero yung kanyang words napaka-humble, 'di ba? Papakumbaba siya. Eh bakit sa palagay niya nagpapakumbaba? Bakit kailangan niya magpakumbaba? Kasalanan siya. Kasi hindi pa rin niya nakakalimutan yung ginawa niya kay Iso. Yes. Para po mawala yung galit ni Iso. Di ba nasa Bible din yon? To heap the coal ng anger. Di ba ang sabi regaluhan mo? Di ba? Oh, kaya pag may kaaway ka, may kaaway ka, may sama na loob sa yung tao or galit sa iyo, whatever. Regaluhan mo. Bilhan mo na Starbucks. Bilhan mo na Starbucks. Yung ice cold, hindi yung mainit para lumamig yung ulo. Chocolate. Effective naman yun, di ba? Kasi halimbawa, nandiligaw ka, ayaw sa iyo nung magiging biyanan mo. Oh, regaluhan mo. Sinaalala ko na. Ano mo ng tubig? Ibak mo ng kahoy. Ipag-igib mo ng tubig. Yeah. Naalala ko na nung unang bisita ko sa bahay nila Mini. Tinanong ko kagad yung biyanan kong babae. Sabi ko, pinakilala sa akin, ikaw pala, sabi, anong pangalan mo? Ganon. Ay ko. So, siyempre, connect ka kagad. Tatay ko po Kapampangan . Kasi alam ko Kapampangan siya. So may connection kayo agad. Tapos sabi ko, nagmerienda na po ba kayo? Sabi ko ganon. Tapos bumaba yung mga kapatid ni Minnie, dami niyang kapatid . Sabi niya, gusto namin, pizza hut. Tapos tumawag agad ng 911. Wala man tanong-tanong na bibili ka. Ikaw talaga magbabayad. So on the spot ka na, no? So yun, naalala ko, pinag-pizza ko kagad yung biyanan ko para makabalik ako doon. So at least magaang na yung loob sa'yo kaagad. Ganun lang yun. Ganito yung ginagawa ni Jacob. Gusto niya gumaang yung loob sa kanya ni Iso. Nasa harapan niya agad, no? Pinauna niya kagad yung mga oxen, donkeys, flocks, di ba? Kasi makakatulong nga naman na bumaba yung init ng ulo sa iyo ng iyong kaaway, di ba? Kasi tandaan niyo, matindi yung ginawa niya kay Iso. Kung naalala niyo, dinaya niya na wala yung favor, na wala yung birthright, na wala lahat. So kahit sino naman sasamaan loob, di ba? Kaya tinatawag niyang My Lord. Pero pansin niyo yung My Lord, hindi capital L, ha? Ano lang yun? Kasi ang tawag din unang panahon sa mga taong matataas ang posisyon ay Lord or Panginoon, pero hindi capital L. Si Lord lang yung capital L. In fact, pag pertaining kay God, mapapansin niyo sa Bible, capital L-O-R-D, puro capitals. Okay. So, let's move. Let's hear it from... Tita Pepot, 6, 7, 8. Okay. When the messengers returned to Jacob, they said, "We went to your brother Esau. He is coming to meet you, and he has 400 men with him." Ooh. Jacob was greatly afraid and distressed. He divided the people with him into two camps, along with the flocks, herds, and camels. He thought, if Esau comes to one camp and attacks it,
the remaining one cup. Okay, so nag-strategize wow. agad si ano? Si okay, si Jacob. Oh, ano napansin niyo? Anybody? Guilty. Guilty. Ano pa about sa guilty siya? Oh, pag may guilt ka, mababalot ka ng ano? Takot. Diba? They fear. Mm-hmm. So pansinin niyo, hindi naman kadamihan. 400 men lang naman ang kasama. Pero bakit sa palagay niyo na pwede silang mabuksa ng 400 men? Kasi may dala-dala sila na lahat ng gamit nila, una, dala-dala nila, bagahe yun. Pangalawa, may kasama silang bata, matanda, at saka babae. Hindi naman lahat fighters. Eh. So, kumbaga, pag ang kasama mo, 400 men na puro fighters, medyo mahirap ka lumaban kasi dala-dala mo lahat eh. Hindi yung unlike kasi na naka-encamp ka sa isang lugar and then ihiwalay mo yung fighters mo para labanan si ISO, hindi siya ganun sitwasyon eh. Kumbaga, ito pasugod sa kanila. Kumbaga, nasa disadvantage position sila. Kumbaga sa gera, parang ganun. Hindi sila agad-agad makakatakbo. So ang diskarte niya, hatiin yung ano sa grupo. No, para kung sakaling ang grupo yung inatake ni ISO, makatakas pa yung isang grupo. Ano pa yung napansin niyo? Hindi sila warrior eh. Mm-hmm. Traveler sila eh. So wala silang skill na maglumaban. Kung mapapansin nyo, yung sa pinapoint ni Tita Lenlen, coming from the past chapters na pinag-usapan natin, we're talking about not the Abraham group. Okay? Kasi Abraham group, Isaac group, they can go to war. And nakita natin kung paano sila naging successful. But this group is a new group. The Israel group or Jacob's group came from Laban's territory na hindi naman talaga nakipag-war. Hindi nakipaglaban kasi nga mga farmer sila, mga pastol, di ba? Or shepherd. So magaling silang magnegosyo, magpayaman, kumita, magaling sila doon. Pero hindi sila warrior. Pero itong si Iso, kilala naman natin, hunter. No? At saka, ayan eh, bully rin kasi itong Edom. So, kumbaga, they can go to war in a snap. So disadvantage, so alam niya ano. Alam niya na disadvantage sa posisyon na to. Anything else na napansin niyo? Go ahead. Sino pa? Sino pa yung nakapansin? Anything else? Okay na tayo. Oh, sige. Tita Amy, makikibasa po. Verses 9 and 10. Ayan. Okay. Then Jacob said, God of my father Abraham and God of my father Isaac, the Lord who said to me, go back to your land and to your family and I will cause you to prosper. I am unworthy of all the kindness and faithfulness you have shown your servant. Indeed, I crossed over the Jordan with my staff, and now I have become two camps. Mm-hmm. Ayan. So, ano yung napansin nyo dito sa, ano, yung sinasabi natin, yung L-O-R-D na capital. So, pag ganyan na nasusulat, ang ibig sabihin yan, capital. Si Lord yun, no? Si Lord yung kanilang binabanggit. Okay? So, dito mapapansin nyo, highlight ko ulit. Pinoproclaim ni Jacob kung sino siya, di ba? God of my father Abraham and God of my father Isaac. Kumbaga, dinideclare niya kung sino siya. At kumbaga sa papeles, nire-rehistro niya na si Lord ang tumawag sa akin na bumalik doon sa land na kung saan ay nakatira ang aking pamilya at ano, he will cause, no, na i-prosper niya ako. So ito pa rin yung Abrahamic ano promise na kiniklaim ni ano ni Jacob na inagaw niya nga kay Esau, di ba?
So, tapos ito na naman yung pagpapakumbaba niya. Unworthy daw siya of all the kindness and faithfulness, no? Na para kay ano kay Iso, no? Indeed, I cross over the Jordan with my staff and now I have become two camps. Okay, tuloy natin. 11 and 12. Makakabasa ka, Sister Girlie? Okay po. Please rescue me from my brother Esau, for I am afraid of him. Otherwise, he may come and attack me, the mothers and their children. You have said, I will cause you to prosper, and I will make your offspring like the sand of the sea, too numerous to be counted. Amen. So ano napansin niyo dyan? Ewan ko, naalala niyo yung may one time. Reminded. May tinuro ako one time na how to pray. Ewan ko, naalala niyo. May tinuro ako, sabi ko, pag mananalain ka sa Panginoon, ihayag mo sa Kanya yung Kanyang mga pangako. Kumbaga, dalin mo yung listahan ng Kanyang pangako. Ano ibig sabihin? Di ba? Meron kang hihingin. Sabi mo, o di ba sinabi mo? Di ba? Ganito yung ginawa ni Jacob eh. Di ba Lord, sinabi mo? Sabi mo, halimbawa, mananalangin ka, di ba Lord, sabi mo sa Jeremiah 29:11, for I know the plans you have for me. Dineclare mo yun, Lord. Di ba? Ang sabi mo, ang plano mo sa akin is to prosper me, not to harm me, to give me hope and a future. Di ba Lord? Ganon. Ganon dapat manalangin. No? Kasi di ba, halimbawa, lalapit sa'yo si ano, yung anak mo. Tapos sinabi, di ba mami, pinramis mo pupunta tayo ng Disneyland? O, paano ka tatanggi? Di ba? Kasi pinramis mo eh. Lumabas sa bibig mo eh. Sabi mo, o sige, sa ano, sa summer, pupunta tayo ng Disneyland or so, pupunta tayo ng Florida or wherever. So, sisingiling ka na ngayon. Di ba? So, mapipilitan ka ibigay. Di ba? Kasi talaga nga. Pero si Lord, hindi naman mapipilitan ibigay kasi hindi siya sinungaling eh. Pag pinramis siya, bibigay niya talaga. Pero, this is how he prays to God, no? Kumbaga, napaka-intense, napaka-personal, napaka-totoo na hindi katulad ng mga prayer na itinuro sa atin ng araw na paulit-ulit lang, hindi personal, hindi siya, kumbaga, parang you just go on with the prayer that matapos mo. Yeah. Pero this is a beautiful prayer, no? Kumbaga, pinakita niya yung vulnerability niya. Hindi siya sabihin na takot siya. Diba? Sabi niya, please rescue me from my brother Esau. For I am afraid of him. Diba? Kayo ba pagka nananalangin, kumbaga, ano ba kayo sa Lord? Ang tawag doon, very true yung iyong pananalangin. Sinasabi niya ba na Lord, natatakot ako? Lord, nadidismaya ako. Lord, galit ako. Di ba? Parang yung panalangin ni David. Pasahin yung mga psalms ni David. Di ba? Lord, puksain mo yung kalaban ko. Yeah. Di ba? Ubusin mo sila, Panginoon. Talagang pinapakita niya yung galit niya. Di ba? Talagang napaka-true. Di ba? So, at kumbaga, inahayag niya sa Panginoon. Sabi nga eh, let reason out of it. So this is something to ano, parang we can learn from about. We can learn from, no. Na kumbaga, pwede nating ipakita na ano talaga yung totoong kulay ng puso natin. 'Di ba? O tsaka sinabi dito ha, sinabi niya, I will cause you to prosper and I will make hindi nga lang sinabi na ligtas mo ko. Pinaalala niya pa kay Lord. 'Di ba pag niligtas mo ako, paprosper mo pa ako, 'di ba? So, kumbaga, that is the kind of God we are serving, no? Napakabait, 'di ba? Sige, let's punta tayo kay Sister Darren. Sister Darren, makikibasa 13 hanggang 16. Sige po. 13. He spent the night there and took part of what he had brought with him as a gift for his brother Esau. 200 female goats, 20 male goats, 200 heels, ewes, 20 rams, 30
camels with their young peacock and 10 male donkeys. He entrusted them to his slave as separate herds and said to them, go on ahead of me and leave some distance between the herds. Wow. Ano masasabi niyan? Yan? Dami yan, ha? Nice with offering. Madami yan, ha? Madami. Oh, madami yan. Hindi daming papaitan yan. Papaitan. Madami. Mga goats. Madami papaitan yan. Tsaka kaldereta. Good evening, Pastor Kim. Good evening, Brother Cons. Ayan, si Brother Conrad. Ang kasinan yan. Eh. Alam niya yung papaitan. Papaitan. Oo. Good evening, good evening. So, good evening. Ano pa yung... Good evening. Good evening. Good evening, Pastor. Hello po. Pinag-uusapan namin eh, si Brother Conrad, Pangasinan yan, alam niya siguro yung mga papaitan at saka kaldereta. So, biro nyo 200 na female goats, pero 20 lang yung male goats. Ah, kasi para marami mga anak, parang ganun. 200 ewes, no? Ito yung mga lamb eh. Lamb na maliliit, no? Tapos 20 rams. Oh, eh, malalaki yun. Tapos 30 milk camels. So, naggagatas pa to with their young. So, pwedeng gatasan. Alam niyo ba, iniinom nila yung gatas ng camel sa Middle East? Nakita niyo ba yan? 40 cows. Oh, ang dami din. 10 bulls. 20 female donkeys and 10 male donkeys. Lagi mas marami yung female, ano? Kasi siguro para maraming mga anak. Oh, tapos pinigay niya sa mga slaves niya. Sineperate niya. Para, anong sabi niya? Go on ahead of me. Pauna niyo na yung regalo. Di ba? Isang ganun eh. O, bago pumunta. Naalala ko rin nga, nung kanina na i-share ko na unang beses akong pumunta sa bahay nila Mini, nagpa-pizza ako. Di ba? Naalala ko naman noong mamamanhikan. Kasi yung mga naunang kapatid ni Mini, parang siyempre bata pa, parang siyempre nauna yung mga anak yon, parang ayaw agad pa napakawala ng kanilang parents dahil mag-aasawa. Eh mamamanhika na kami. Eh si Mini pang-apat eh. So siyempre may fear kami na baka hindi pumayag kasi nga baka ayaw niya pa na mag-asawa yung anak niya. So ang ginawa nung nanay ko, nag-ihaw ng maraming barbecue. Alam mo yung barbecue na Pinoy na matamis? Yun. Tapos gumawa ng leche flan. Nagdala kami ng mechado. Mechado ba? Menudo. Basta yung mga parang pagkain natin sa courtyard. Yun. Kaya pagdating doon, ang kasama ko, nanay ko, tatay ko, tsaka yung pastor namin, namanhikan kami. Oh, bago 'yon, bago kami mamanhikan, kumuha muna ako ng sulat. No, sinulatan ko yung parents niya at saka yung mga kapatid niya. Pagkatapos, so alam na nila na darating kami. No, pagdating doon, siyempre kinakabahan kami. So, sabi ng pastor namin, nandito po tayo para pag-usapan. Kahit yung pastor kinakabahan eh. Nandito po tayo para pag-usapan ang pag-iisang dibdib. Napatagalog ng malalim eh. Pag-iisang dibdib. Tapos ang sabi ng biyan akong lalaki, nagsalita, ang sabi niya, oh, tara, bilisan natin mag-usap. Kakain pa tayo. Mukhang masarap yung dala niyo. Eh, kasi pinauna namin yung pagkain eh. Siyempre kasi prepare pa yon, di ba? O, dapat mauna yon. O, eh, nangangamoy na. Ay, kaya sinabi nung biyanan ko, oh, tara, bilisan natin mag-usap. At kakain pa tayo, sabi niya ganun. Ay, pag ikaw pinadala ng ganito karami, anong mararamdaman mo? Anybody? Lalambot. Oh. Kaso paano? Paano mo naman dadalhin niya sa Wiley Chapel? Dami niyan. Close deal na, Pastor. Ano po? Close deal na. Close deal. Close deal na. Oh. Yeah. Importante ng pagmagandang loob.
Sabi nga, eh, batuhin ka man ng hindi kagandahan, batuhin mo ng pagmamahal. Diba? Yan ang tinuturo ng Bible, eh, di ba? Na very consistent. Imbis na maging vengeful ka or hateful, you show love and compassion and kumbaga, kumbaga kahit na hindi ka, bawa, hindi ka pinahiram. O pagdating ng panahon, kung may gamit, pahiramin mo. Parang ganun lang yun, di ba? Para ma-realize na na ano, you are not ano, vengeful. Anything else na dadagdag kayo sa mga binasa natin ito? Ayan, so 17 at saka 18. Ang magbabasa naman ay si Brother Aldri. And he told the first one, "When my brother Esau meets you and asks, 'Who do you belong to? Where are you going? And whose animals are these ahead of you?' Then tell him, 'They belong to your servant Jacob. They are a gift sent to my lord Esau. And look, he is behind us.'" Oh. Wala ba kayo napansin? Master schemer din tong si Jacob, eh, no? Lahat pinlaan out niya. Pinlaano niya na, eh. Pati yung script planado na. Sinulat niya na yung script, yung sasabihin, di ba? Maga, ano. Pero bottom line. Pastor, naniniguro lang siya. Naniniguro. Pero bottom line, ah, nakikita ko dito is more of ano, wisdom ng Panginoon. Di ba? Kasi dinalaw siya, kinausap siya, andyan na mga angel, tapos kumbaga babad siya sa Panginoon, binigyan siya ng wisdom. How to maneuver, no? E, paano ba i-maneuver itong sitwasyon na to? Kasi it's a matter of life and death, tandaan nyo. Pag nagkamali siya, sugi siya kay Iso. Di ba? And dito, Pastor, yung ano dito, i-divided them into 5 portions. Mm-hmm. Animals din yung servant, animal servant. Parang mahaba yung mga ano na pinapakita niya, talagang ano, para medyo ano rin si Esau na marami rin siyang ano. Hindi siya basta-basta na. Yeah, at saka kung inuna niyo po yung animal servant at inilagay niyo sa dulo yung mga asawa at anak mo. Mm-hmm. Ibig sabihin, if ever nga na iba ang gawin ni Iso, yeah, hindi tanggapin, makatakbo pa sila. Diba? So, di baling kunin nyo na yung loot, kunin nyo na ang lahat ng meron sa akin dahil lahat yan eh, kinita ko. No? Tandaan nyo, dala-dala niya yung mga kinita niya kay Laban. Di ba madami yun? Pinagpala siya. So, talagang madami, kung loot at nanakawin lang, maraming pwedeng agawin si Iso. Which is, kumbaga, para sa kanya, rightful vengeance dahil nga mas malaki yung ninakaw ni Jacob sa kanya. Di ba? Yeah. So talagang pinauna niya na, dinivide niya pa. Ilan, Pastor? 5? 5 portion, Pastor. 5 portion, no? Kumbaga, nilagyan niya ng level-level talaga. Alright, Sister Jasmine, makikibasa. He also told the second one, the third, and everyone who was walking behind the animals, say the same thing to Esau. When you find him, you are also to say, "Look, your servant Jacob is right behind us." For he thought, "I want to appease Esau, the gift that is going ahead of me. After that, I can face him, and perhaps he will forgive me." Mm-hmm. O, yung pangalawa, pangatlong grupo, sinabihan niya rin. Diba? So ibig sabihin, may una, pangalawa, pangatlong grupo, mamauna sa kanila, tapos yung sambahayan niya, di ba hinati niya sa dalawa? Ganun ba yun? Oo, kasi para kung sino yung unang atakihin, makatakbo pa yung isa. Pero mahirap tumakbo sa disyerto na lalo na may dalakang bata at gamit. Tapos ang mga sumusugod sa'yo, nakasakay sa camel at saka ano, kabayo. So paano ka tatakbo nun? Diba? So, yeah, alam ni Jacob talaga yung sitwasyon niya na hindi kagandahan, no. Baga dito, hoping, no? Sabi niya,
perhaps he will forgive me. So hindi siya sigurado, kaya takot na takot pa rin siya. Di ba? So, sige. Pastor Bong, makikibasa po. 20, 21, 22. Verse 20, 21, 22, Pastor. 21, 22, 23. Okay. So Jacob's gifts went on ahead of him, but he himself spent the night in the camp. Mm-hmm. That night, Jacob got up and took his two wives, his two maidservants, and his 11 sons, and crossed the ford of the Jabbok. After he had sent them across the stream, he sent over all his possessions. Nagpaiwan pa siya doon sa camp, sa Manaim. No, kung saan tinakinatagpo siya ng mga angel kasi it's a safe place for him. No, at papansin niyo dito, pinauna niya na yung mga gifts. So kung nakapagpaiwan ka pa ng overnight, abay malayo yun. Malayo-layo. Malayo-layo yun. Yung distansya nun, medyo malayo-layo ng konti. Diba? Kasi nakapagpaiwan ka pa ng overnight eh. So sinecure yan na yung dalawang asawa niya, dalawang slave women na nag-iina ng mga anak niya. At pansin niyo dito, bakit hindi 12? Ba't 11 lang? Bakit nga ba? Bakit? Nasaan yung isa? Pa si Benjamin. Sino yung nawawala? Si Benjamin. Si Benjamin. Hindi pa kasi pinapanganak. Hindi pa siya pinapanganak si Benjamin. So, si Benjamin ay US citizen dahil pinanganak siya doon sa... hindi siya sa Pilipinas pinanganak. Ay, hindi pala. Foreign born lahat ng anak niya. Si Benjamin talagang pinanganak na doon sa ano. So... Ayan. Ano nangyari na nag-overnight siya, blah blah blah. Tingnan natin ano, kung anong ano. Ito interesting din 'to eh, kasi madaming interpretation dito. Oo. So si Sir Mini, nandiyan ka ba, Sister Mini? Hello. Yeah. Ayan, may kibasa po. Yeah, Jacob was left alone and a man wrestled with him until the break day. Mm-hmm. When the man saw that he could not defeat him, he struck Jacob's hip socket as they wrestled and dislocated his hip. Then he said to Jacob, "Let me go, for it is daybreak." Nakikita niyo ba yung scenario? Napipicture out niyo ba? No. So nung mag-isa na si Jacob, kasi nga nagpaiwan, merong nakipag-wrestling sa kanya. Okay. Sa kasi bakit wrestling, hindi boxing, hindi taekwondo, hindi jiu-jitsu, ano? No. Kasi alam niyo po, ang universal hand-to-hand combat, no, pagdating po ng gera or anything na o kaya nagkaroon ng mga riot or anything at nagkaroon ng labanan ang dalawang tao, universal, hindi sila mag-aikido or magka-karate or magbo-boxing, hindi. Lagi wrestling, no? Baga laging wrestling ang labanan, no. Halimbawa, World War II, nakaubusan ng bala, 'di ba? Si Fernando Po Jr. ang gagawin noon. Babakbakan niya 'yung mga kalaban, 'di ba? Kahit sampu pa 'yan, tumba lahat eh. Hindi po 'yun ang hand-to-hand combat. Ang hand-to-hand combat talaga ay wrestling, kumbaga. Mm-hmm. 'Yan lagi 'yan, wrestling. Kumbaga, lagi kayong magpapambuno, no. So dito, meron nakipambuno sa kanya. A man wrestled with him until daybreak. So bakit siya nagipag-wrestling? Di ba? So nung nalaman, nung napansin nung lalaki na bak, galing nitong si Jacob mag-wrestling. Eh. No, hindi niya matalo. Hindi niya matalo sa wrestling. So ang ginawa niya ay instruct niya yung hip ni Jacob. Ano ba sa hip? Ano mo? Balakang hip. Oh, so na-dislocate yung kanyang hip. Mm-hmm. Nung na-dislocate yung kanyang hip, sabi nung lalaki, "Let me go." Kasi paumaga na eh. Nakiusap, di ba?
nakiusap, let me go. Pero ito maganda yung kasunod. Sabi niya, but Jacob said, I will not let you go unless, ano daw, you bless me. Diba? Ngayon, sinong hinala niyo, naka-wrestling niya? Si Lord. Si Lord. Si Lord ang ka-wrestling niya. Sabi niya, kasi I will not let you go unless na i-bless mo ako. Diba? Tapos tinanong niya, no? Tinanong ni Lord si Jacob, what is your name? Yan. Medyo unusual, di ba? Kumbaga sabi ni Jacob, di kita papawalan hanggat di mo ako binibless. No? Kahit na binali na yung kanyang balakang. No? So sabi niya, sabi ni Lord, ano bang pangalan mo? Anong reply ni Jacob? Sinabi niya, pangalan niya, Jacob. Anong sagot nung ano? Anong sagot nung lalaki or ni Lord, no? Pinalitan ng pangalan. Mhm. Dito na nagpalit ng pangalan si Jacob. So bakit pinalitan? Sabi dito, babasahin ko, your name will no longer be Jacob, he said. It will be Israel because you have struggled with God and with men and have prevailed. So bakit pinalitan ni Lord yung pangalan ni ano? Hindi siya sumuko. Hindi siya sumuko. Surrender. Mm-hmm. Alam niya. Okay, go ahead. Hindi siya tumigil kasi hanggat din niya nakukuha yung blessing. Mm-hmm. Ang hinihingi niya blessing, hindi winning or something, blessing. So he knows na ang kalaban niya si God. At ang wrestling niya si God. I know. Meron lang akong sishare sa inyo na magandang nabasa ko na commentary, no, tungkol dito. No, sabi nung nag-explain, sabi niya, there come a time daw sa buhay natin na humihingi tayo ng pagpapatawad sa Panginoon at saka ng blessing. Pero isang tanong daw ang laging itinatanong ng Panginoon. What is your name? Diba? Ngayon, kadalasan daw, pag tinatanong tayo ng Panginoon, sinasabi daw natin ibang pangalan. Kasi nagtatago tayo sa totoo nating pangalan. Diba? Na halimbawa, dahil may mali kang ginawa, pag tinanong ka ng pulis, anong pangalan mo? Diba? Imbis na ang pangalan mo ay Noel Madrid, sasabi mo, Noel po, Noel Ascaraga. Hinahamak pa si Brother Noel eh. So, kumbaga, hindi mo sinasabi yung totoong pangalan. Bakit? Kasi itinatago mo yung iyong kasalanan. No, sabi nung sumulat ng commentary, kung sakali na si Jacob, iba ang sinabi niya, hindi siya i-bless ng Panginoon. Pero kasi nung sinabi ni Jacob yung totoo niyang pangalan, it is an admission of guilt ng lahat ng ginawa niyang mali. Kaya sabi ng Panginoon, babaguhin ko na yung pangalan mo. Ito yung for the new has come and the old has gone. You are a new creation. Diba? Sabi nga, there's no condemnation in Christ Jesus. Kung ikaw ang dating makasalanas na si Aldrin, iba ka na ngayon. No? Bawa, ang pangalan mo, Corazon. Binago na ng Lord, Jasmine na. Parang so, kumbaga, there is something, no, sa pagpalit ng pangalan niya. Sa pagpalit ng, no, parang binibigyan kanya ng new hope, new life, new beginning, bagong paninimula. Diba? So, hindi ka na yun dati. Diba? So, malaking bagay yun. Malaking factor. Nung ako po ay dati, no, ang trabaho nga, dati store manager ako sa Jollibee. Minsan, yung mga crew, nagsimula yun kasi yung pangalan ko masyado namang common, di ba? Jeff. Dami may pangalan yun. So, minsan, may mga estudyante nag-a-apply ng trabaho, ganun ang pangalan.
eh hindi po pwedeng may kapangalan ako kasi malilito yung tao eh, di ba? So, ang ginagawa ko, tuwing may kapangalan ako, pinapalitan ko ng pangalan. So, anong pangalan mo? Jeffrey Gonzalez po. Ah, okay, sige. Ako kasi lagi ang final interview eh. Ako yung mag-a-approve eh. Oh, sige, mag-start ka na on ano, Monday, pag-submit mo ng requirements mo, blah, blah, blah. At ilalagay mo doon sa iyong nameplate ay, mula ngayon, pangalan mo na dito sa Jollibee, David. Okay. Tapos meron na naman susunod, mag-a-apply ka, pangalan ko na naman. O, mula ngayon, ang pangalan mo, Elijah. So, lahat ng biblical characters. So, hanggang sa dumating sa punto na hindi na lang kapangalan ko yung pinapalitan ko. Lahat ng mga ini-interview ko, ginawa ko lahat na biblical characters sa pangalan. Eh pagpunta mo sa church, sa store namin, halos lahat na mapapansin mo sa nameplate nila, biblical names. No, o ikaw pangalan mo 'yon, Sara na. So ano no, kumbaga tapos tinanong din nila sa akin, one Christmas party namin, tinanong nila sa akin, "Sir, ba't po pinapalitan ng mga pangalan namin?" Sabi ko, ayaw niyo ba noon pag hinanap kayo, magpapalibre sa inyo? Nasaan dito si Darren Madrid? Ay, wala po kaming ganyan. O, hindi nyo ililibre yung mga kamag-anak nyo kasi lala, di ba? Kasi iba pa kaming ganyan. Pero sabi ko, in-explain ko sa kanila na sa pagpapalit ng pangalan, sabi ko, may blessing. Tapos pagkakataon na in-explain ko to, yung nangyari kay Jacob. So, take it as a new beginning, new life for you. No? Kumbaga, nasa inyo naman yan pag alis nyo sa Jollibee after 6 months. Pwede naman kayong bumalik sa dati nyo pangalan. Hindi naman pinapalitan legally. Dito lang naman sa loob ng Jollibee. It's a nickname, kumbaga. Tapos most of them, they stood. Kumbaga, they used that name. Yeah, kahit sa mga Facebook nila, they used that name. Nakasanayan na kasi nila eh. Kumbaga, nakakatawa, no? Pero malaking bagay yung pagpapalit ng Panginoon. Kasi yung sinabi ni Jacob, inamin niya eh. Ako si Jacob the liar. Kasi sinabi niya, "What is your name?" Ang sagot ni Jacob, "Jacob." Alam niyo ba ibig sabihin ng Jacob? Liar. Sinungaling. Di ba? Inamin niya sa Panginoon. Di ba? Deceiver. Oh, deceiver. Yeah. Yan ang ibig sabihin ng Jacob. Di ba? So, ibig sabihin. Kaya naman, hindi ako nagpangalan ng Jacob doon sa mga crew. Kaya tinanong ko sa kanila. Oh, kasi nga, ikinonek ko yung kanilang tanong dito. Sabi ko, oh, tingnan nyo. Sa store ba natin, may nakita ba kayong pangalan Jacob? Wala, di ba? Oh, may makikita kayong Moses, David, Noah, Sarah. Diba? Hindi Abraham, Abe. Siyempre, babagoy mo na konti. Di papagay yun pag nilagay mo Abraham. Abe, o kaya Abe, mga ganun, di ba? O kaya Paul, Matthew. O, hanggang New Testament inabot. No? So, nakakatuwa. So, yeah, dito pag-amin to eh. Pag-amin ni Jacob na siya ay sinungaling. At sabi ng Panginoon, papalitan ko yan. Gagawin natin Israel dahil ikaw nag-struggle sa Panginoon, nag-struggle tayong dalawa, nag-struggle ka sa tao, kay Iso, kay Laban, sa lahat ng mga nakasalamuha mo, pero you have prevailed. Diba? Yun naman ang gusto ng Diyos. May tanong po si Sister Elby. Kahit po, tita. Ano raw yung tanong mo? Pastor, meron po ba kayong pinangalanan na Habakuk? Hindi ko may bagay na inom ko. Wala. Kasi ang ibig sabihin ng Habakuk, mahaba magluto. Mahaba. Hindi po. So dapat Habakuk sa piging yun. Piging. Cook. Habakuk. Baka hindi lumabas yung chicken joy kasi Habakuk eh. Ba't ka wala na ba nagpapangalan na Habakuk ka na? So dito sabi sa 29, then Jacob asked him, "Please tell me your name." Ayan, di ba? Tinanong siya, "Please tell me your name." But he answered, sabi ng Panginoon, "Why do you ask my name?" And he blessed him there. Ayan. So, kumbaga, bakit mo tinatanong ang pangalan ko? Eh, sa totoo lang, alam mo na. Di ba? Ito, sa last part. Ayan, sino pang hindi nakabasa? Kiko! Let's go, Kiko. Makikibasa. Napalingon si Brother Rene. Brother Rene, good evening. Si Kiko. Ang tinatawag ko yung okay. Junior. Oh. Junior.
Kiko, go ahead. Jacob then named the place Peniel, for I have seen God face to face. He said, yet my life has been spared. The sun shone on him as he passed by Penuel, limping because of his hip. That is why still today, Israelites don't eat the thigh muscle, that is the hip socket, because he struck Jacob's hip socket at the thigh muscle. Ayun. Hindi kumakain ng bulalo ang mga Israelites. Napag-alala kay Jacob dahil yung hip niya, di ba yung hip yung connection sa tadyang sa baywang? O di ba masarap yung gawing bulalo yun, di ba? So hindi kumakain ng thigh muscle ang mga ano Israelites. O, dagdag kaalaman na baka kasi may mga bisita kayong Israelite, mag-serve kayo ng hip muscle or thigh muscle or kaya ano bulalo or something, mga connecting socket. Hindi nila kakainin yon kasi go ahead. Yun ba yung sinasabi lang dark meat? Hindi, ibang dark meat. Ang dark meat are composed of leg, thigh, at saka wings. No? Sorry. Tama, yun. Or ano, ang white meat naman composed of breast ribs, yan, breast ribs, yung mga malalaman. Sa ano 'yon, sa manok 'yon, no. Pero ito ay nga no, hindi ko alam kung kasali ang manok dito. Malamang kasali ang manok dito. Oh, yeah, that's true. Hindi lang mga baka or ano, kambing. Hindi naman sila kumakain ng baboy kasi. So, hip socket din sila kumakain dahil in para maalala nila yung ano, yung in commemoration sa nangyari kay Jacob dahil binali ng Diyos ang kanyang balakang. No? At tinawag yung lugar na ano, Penuel, no? Bakit? For I have seen God face to face. Yan. Naalala ko sa Pilipinas, merong ministry, you know? Penuel Ministry. Ito ay ministry ng mga taong na-hook sa drug addiction, yung basta yung ano, o kaya sexual addiction, yung mga kumbaga, mga all about addiction. Ang ganda ng pangalan kasi kinuha nila dito, o nga naman, kakailanganin mo ng Diyos to relieve from that addiction. Sabi dito, for I have seen God face to face. Ayun. Tapos, sumikat na yung araw. Pagkatapos, pagsikat ng araw, siya ay iika-ika. No? Limping. Because of his hip. In fact, pagka nakita kayo ng mga movie tungkol kay Jacob or Israel, mapapansin nyo kagad yung character niya ay laging iika-ika. Ayan. So, yun pinag-aralan natin sa verse 32 ay preparation lang na makikita yung magkapatid. Next Friday, eto na, nagkita na. Kaya alamin natin ang mga susunod na kabanata. Ayan. Na-enjoy nyo ba ang storya ni Jacob? Kanyang storyang katatakutan, storyang preparation para makita niya si Iso. Story na nakipag-wrestling siya kay Lord, di ba? At yung kanyang pag-scheme doon sa kung paano niya i-re-ready yung kanyang mga hinandang regalo sa kanyang kapatid. Di ba? So, let's go now for our takeaway. Takeaway? Sinong gusto magsimula? Takeaway. Napaka-suspense naman ang pagkikitang yan. Yeah, napaka-suspense, di ba? Kasi parang, wow. O ba naman, Jacob? Punong-puno ka ng takot. Tapos, ang nakakatawa, next Friday, nginitian lang sa Iso. Pero mo takot na takot ka. Tapos eh pag nang pagkita sa iyo niyakap ka. bitinin natin pala. Ano kaya?
Pinatay kaya siya or niyakap? Niyakap. Obviously, niyakap kasi may kasunod pang story. Mm-hmm. Yeah. Ni Joseph the Dreamer pa yun. Oo, namatay. Parang yung pelikula, Pastor, hindi pa tapos, alam mo na, ending. Yeah, parang ganun. Yeah. Actually, ganun din yung magandang parang paghahalin tulad sa buhay Kristiyano natin. Ang buhay Kristiyano natin, para ka daw nanonood ng laban ni Pacquiao, na alam mo na ang ending, mananakdaw ni Pacquiao yung kalaban. Kasi replay na lang, parang ganun. Kumbaga, alam naman natin ang ending, hindi naman magiging triumphant ang evil at ang Panginoon na manghihibapaw. So it makes sense na kumampi ka doon sa tama, di ba? So take away, ano natutunan natin, no? Ano natutunan natin sa naging experience nitong si Jacob at ng kanyang pamilya, no? Mula doon sa kanyang pagpe-prepare to meet Esau, no? Mula doon sa kanyang pag-encamp doon sa ano, sa Camp Mahanaim, di ba? Tapos nag-send siya kaagad ng mga emissary. Tapos sinati niya kaagad, may first group, second group, third group. Tapos kung titingnan mo yung mga binigay niya, dami, oxen, donkeys, flocks, ng mga, tapos may mga male and female slaves pa. Di ba? So talagang nahanap niya yung favor ni Esau, no? At pagkatapos noon, sinecure niya, ni-strategize niya kung paano tatakbo yung kalahati ng kanyang pamilya. Dahil kung atakihin yung isa, makakatakbo yung isa. Di ba? At syempre, nagpaiwan siya. Tapos nagpaiwan siya, nakipag-wrestling siya sa Panginoon. At doon, inamin ni Jacob kung sino siya, mga kasalanan niya, at pinatawad siya ng Panginoon, pinalitan siya ng pangalan, at pinagpala siya. Tinawag yung lugar na yun na Penuel, kung saan ang ibig sabihin, for I have seen God face to face. No, yung ibig sabihin ng Penuel. Go ahead, Aldrin. Mauna ka na. Okay, takeaway ko po is si Jacob po kasi in-acknowledge po niya na nagkamali siya before. So, humbly at finish niya po yung consequences, yung fear niya na harapin si Esau, pero nagpray pa rin po siya na sinabi niya kay God na ito Lord yung mga pangako mo, di ba? Tutuparin niyo po. So, ni-remind niya si Lord na ito yung mga pangako niya para i-guide po siya kung anong gagawin. Amen. Para ma-overcome yung fear niya. Amen. Amen. Kasi ako, hindi ko talaga, hindi ko mabilang kung ilang beses ako nag-altar call. Tuwing Linggo yata, nag-altar call ako. Tuwing Linggo, may altar call sa church namin, no? Tuwing Linggo, umiiyak ako sa altar talaga. Pero, ang laking tulong sa akin nun kasi, it makes my heart humble. Alam niyo, na punong-puno ng kapalaluan, kayabangan. So, yun ang ginagawa ng Diyos sa atin, eh. Na-humble down yung heart natin. Na, kumbaga, isurrender natin sa Kanya. Pastor, question. Mm-hmm. Go ahead, Tita Lenny. Bakit siya ni wrestling ni God? Bakit siya ni wrestling ng Panginoon? Oo. Basa nabasa ko, sabi niya. Sabi nung komentarista, ano, it's a show of struggle, ano. Kumbaga, it's a picture of us believers, not necessarily believers but those people na tinatawag ng Panginoon na maniwala sa kanya. It shows a picture of struggle sa Panginoon. Tayo rin naman kasi, bago tayo lumapit sa Panginoon, humingi ng tawad at naging Kristiyano, we wrestled with God. Nakipagbuno tayo sa Kanya. Dahil ang Diyos, ang gagawin, kukulitin ka, habulin ka. Napansin niyo yan, eh. Kukonvict ka niya. Alam mo yun? Tapos dadaling ka niya sa sitwasyon na mapupunta ka sa church, mapapalibutan ka ng mga tao na parang, pansin ko ngayon, dati puro manginginom yung mga nakapalibot sa akin. Ba't puro Christian ngayon nakapalibot sa akin? Hindi ko naman hinahanap itong mga to. Tapos lagi nila sinasabi, pag-pray kita. Eh, hinamon ko pa nga. Kako, sige, magsabay-sabay na kayo. Pag-pray niyo ako kung mapapapunta niyo ako sa church. But it worked. Alam niyo, so, kumbaga, it's a struggle. We all struggle. No, I'm sure you have your own personal history, story of struggle sa Panginoon.
na dumating sa punto na ayaw nyo, alam mo yun, or parang hindi nyo feel or whatever. Pero eventually, nag-give in ka rin. Di ba? So yung wrestling na yun, it's a picture of how people struggles with God, wrestle with God. At ang Diyos, kita nyo naman, hindi niya binibitawan si Jacob. Di ba? So ganun din tayo. Minsan nagpapanalo na tayo sa Panginoon, nabubuhay tayo sa kawalangyaan, nabubuhay tayo sa hindi maganda, panalo na tayo sa Lord, no? And Lord, ayaw pa rin sumuko. Ang gagawin niya, ayaw ko itong gawin ha, pero kailangan kitang saktan ng konti para iparamdam sa iyo na kailangan mo ko. Oh, so hindi ka sasaktan ng Panginoon para dahil sadista siya. He allows you to experience pain kasi ano to eh, para ma-realize mo na, teka, he's above me. He's the almighty God. Hindi ako mananalo dito. Kumbaga. So, it doesn't make sense to wrestle with God. Di ba? Ay, iba po kasi yung tingin ko. Sige, go ahead. Okay lang. Kasi pinaiwan niya yung nagpaiwan siya sa pamilya niya, di ba? Nag-iisa siya. So, ang tingin ko, dalawa lang. It's either kakausapin niya si God, makipag-usap siya kay God, or mag-end niya yung life niya. Kasi nag-iisa siya eh. So, sobrang takot niya, kailangan niya iligtas yung 99% ng kanyang family, di ba? So, nagpaiwan siya. So, I was just thinking, dalawa lang. Yan nga. It's either to end his life or to talk to God. So, nung magta-try siya mag-talk to God, ni-wrestling siya ni God. Kasi, yun yung facing yung fear niya at the same time yung kanyang ano, yung faith niya. Yeah. Nakita ko, pero yeah, hindi ko alam kung tama. Yeah, one good thing about Bible study is, kumbaga, we tell how we interpret it. And it's good. Kasi nga, kahit naman yung mga komentarista, di ba? Yung mga nagko-comment sa Bible na binabasa natin, eh, kumbaga, malalaman naman natin kung ano talaga yung totoo, di ba? But eventually, as we go along with life, we choose kung ano yung makakabuti sa atin at mas applicable sa buhay natin, kung anong comments or anong point of views, di ba? Kasi kung titingnan mo, it's possible na sobrang lungkot mo kasi 'di ba takot na siya, naku, patayin ko na lang kay sarili ko. Is it a possibility? Probably, yes. No, pero kung titingnan mo rin sa isang banda, pag nag-dig deeper ka dun sa pagbabasa natin kanina, lumalabas ang laki ng tiwala niya sa Panginoon. So may disparity dun eh. May disparity na pagka kasi bakit? Paano masabing malaki ang tiwala niya, 'di ba, sa prayer niya? Inisa-isa niya eh. Na Lord, di ba ganito? Lord, di ba ganyan? Lord, di ba pagpapalain mo pa ako? Lord, di ba iligtas mo ako? If that is the kind of faith ng isang tao, medyo may disparity yon para magpakamatay. Ang tao na isang nagpapakamatay is full of hopelessness. Si Jacob, during the time nang siya'y nananalangin, mararamdaman mo agad yung ano eh, yung hopeful, yung kanyang faith ang taas, no? Kumbaga, at saka dumiskarte pa siya eh. Ang tao na hopeless hindi na didiskarte. No, ano yung diskarte ni Jacob? Dinivide niya kagad sa lima eh. So nakakapag-isip pa siya. Ibig sabihin guided siya ng Holy Spirit. Ang tao kasi na nagpapakamatay ay nangibabaw yung dikta ni Satan. No, patayin mo na sarili mo, wala ka na, papatayin ka na ng iso. Naku, wala nang bukas. Paulit-ulit na lang kasalanan mo kasi tapusin mo na ngayon. So, wala ka ng hope. Then you kill yourself. Ito yung mga nagiging rason ng suicide. But for Jacob, papapansin nyo, sa prior na sa binasa natin, he's a person full of hope. Gusto niyang sagipin yung sarili niya, yung mga pamilya niya, gusto niyang umayos sila ng iso. At kiniklaim niya pa eh. Di ba sabi niya, remember, I am the, ina-address niya to the father of my
to the God of my father Abraham, my father Isaac. I-remind lang kita. Ito yung sinabi mo kay Abraham. Ito yung sinabi mo kay Isaac. Ito rin yung sinabi mo sa akin. I-remind lang po kita, Panginoon. So, ganun yung prayer niya. So, I don't think medyo, kinonsider niya yung suicide. Pero, ang tanong nga, if any person will be, put in a position, kagaya ni Jacob, your back against the wall, mapapaisip ka rin talaga na, kumbaga, somehow to kill yourself, no? But not necessarily do it. Alam mo yun. Pero kung puno-puno nga ng hopelessness, you might do it. No? So, kaya nga importante na lumapit tayo sa Panginoon. Huwag tayo magtiwala sa sarili natin. Yan, sabi ng Biblia, lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. Diba? Trust in the Lord. So, ganun yung ginawa ni Jacob. Dito, kaya para sa akin, wrestling ni God. Kaya siya ni-wrestling struggle. Yung struggle, it's a show of struggle natin sa buhay. We struggle with God. Di ba? Ilang beses ba tayo nag-struggle kay Lord? Ang dami. Di ba? Kumbaga, ilang beses tayo nakipag-debate sa Kanya? Di, Lord, ito ang tama. Lord, ito ang gusto ko. Di ba? Ito. Hindi, ito ang tamang negosyo para sa akin. Ito yung tamang asawa para sa akin. Ito yung tamang simbahan para sa akin. Ang dami nating struggle sa Panginoon, back and forth. No, unless we say kung ano yung kasalanan natin sa Lord. The Lord cannot start. Yun kasi yung point number one. If you say you are wrong, asking for forgiveness, repented your sin, then the Lord can start renewing your life. Pero kung walang pag-amin sa atin, walang humility, it will be a continuous struggle and wrestling. Diba? So ang gagawin ng Lord, kasi nandun yung So ayaw ni Lord. Hindi ako manalo sa yan. Tigas ng ulo mo. Ayaw mong umalis dyan sa pwesto na yan. Di ba? Nililipat kita sa mas maayos sa pwesto. Gusto mo dyan sa kapahamakan. Babalihin ko muna sandali yung tansyang mo, ha? Parang ganun. Di ba naalala niyo yung mga shepherd? Ang ginagawa ng mga shepherd, kapag makulit yung sheep, he always nag-go astray palagi. Ang gagawin nila, di ba, yayakapin nila. Tapos masakit man sa puso nila, babalian nila 'yun ng paa, ng tuhod, no, paa, no. Pagbali nila, hindi yung bali na halos mapuputol na, hindi, ah, yung i-dislocate lang nila yung bone. Kasi it will take time, mag-heal 'yon, maglilimp yung yung sheep. So pag naglimp ang sheep, wala siyang choice kundi sumunod sa flock. Kasi naglilimp siya. Unlike kung masigla siya, takbo siya ng takbo, umihiwalay siya. So ginagawa tayo, talaga yun ng shepherd purposely para turuan ng leksyon yung sheep. Pero kung mapapansin nyo doon, kapag ginagawa ng shepherd, di ba, binali niya na yung tuhod. So maglilimp na yun. Hindi niya muna bibitawan yun. Yayakapin niya yun na matagal. Paparamdam niya sa sheep na, kumbaga, mahal kita, ayaw lang kita mapahama kaya ginawa ko to. Sorry. Ayaw ko talaga kita masaktan. Ganun yung Panginoon sa atin. Ayaw kanya saktan. Walang Panginoon ang gusto. Ang puso ng Panginoon, ayaw na ayaw kanya masaktan. Gusto kanyang alagaan lahat ng the best ibigay sa'yo. Pero minsan, may katigasan talaga ulo natin. Which is, alam naman natin, lahat naman tayo. Wala naman pwedeng makapagsabi na mabait siya. Lahat tayo may katigasan ng ulo. No? Kaya, this is a picture na si Jacob, umamin ng kanyang kasalanan. Grabe niya ang kanyang pangalan. Anything else? Take away. Jasmine, ikaw na. Maging totoo po tayo kay God, parate. Yes. Kasi yung pagiging truthful ni, yung prayer pa lang . Prayer pa lang ni Jacob, grabing Baga sa yan? Pinoy Big Brother, magpakatotoo ka. Lagi nila, ay ko narinig yun. Magpakatotoo ka. So, dito nagpakatotoo siya. Yeah, parang si David, nagpakatotoo yung kanyang prayer. Nga po pala, Pastor Jeff, tanong ko lang po. Yung wrestling po ba nila ni God, sa dreams po ba yun o totoo po? It's a physical wrestling. Yeah. It's a physical. Oh, physical. Kaya nga, limping siya after. Limping. Oh. And nung daybreak, nung paumaga na,
Oh, sabi yung ano, sabi ni Lord, pakabala mo na ako kasi galing siguro sa wrestling ni ano, ni Jacob. So, pakawalan. Armor, malakas 'yun. Yeah, so ayaw mo pakawalan, balian ka nga kita. So, next, Tita LV. Nakita ko po dito yung very evident po yung security na binigay ng Panginoon kay Jacob. Mm. Yung guidance po niya sa kanya. Mm. So, kasi nakita po niya yung puso ni Jacob. Kaya binless po niya talaga. So, sa atin din po. At nagtiwala po si Jacob. Di ba palagi po niyang nilindid si Jacob. Mm-hmm. Talaga kung kahit saan pa. Eh, ganun din naman po tayo pag binigay po natin yung buhay natin sa Panginoon. The Lord will really bless us and mm-hmm. ano po, abundantly. Yeah. Yung nakita ko yung nagtiwala. Yun ang takeaway mo. Yun na. Yun na. Nagpadala pa ang Lord ng angel sa kanya. No? Oo, nagpadala pa siya ng angel. So, mga ganun talaga. Nakita, malinaw yung paggabay ng Panginoon sa kanya. Assuring factor din yun kay Jacob eh, kasi may angel. Mm-hmm. Pag alam niya hindi siya pinababayaan, diba? Pero takot pa rin siya. Yeah, takot pa rin siya. Kahit siya naman eh. Mm-hmm. Yeah, takot ka pa rin, syempre. Eh, papatayin ka yun ang banta sa'yo eh. Tsaka seryoso yung banta sa kanya sa naunang chapter, di ba? Sabi ni Jacob, pag namatay si tatay, yari ka. Eh, 20 years after na ba? So, probably that's the reason why God rested siya. Mm-hmm. Kasi, despite the assurance, takot at meron pa rin siyang takot. Mm-hmm. So nanginibabaw yung kanyang guilt. That's why God wrestling him. Mm-hmm. Dati may crew ako, nagba-Bible study kami. Ang sabi dito ng isang crew, nakakatawa yung mga comment nila. Sabi niya, "Sir, ni-wrestling na ni Lord para kung sari makatapat ka daw si Iso, praktisado na." Yeah. Kasi ni-release lang sa kanya yung ano, yung guilt niya. Sabi ng crew, sabi niya, ang problema lang, nasobrahan ni Lord. Napilayan. Napilayan. Yeah. Pastor Bird, any ano po? Takeaway. Pabalot. Takeaway ko po dito yung nagpag-wrestling si Jacob. And the Lord touches, ano yun, yung thigh niya, yung, or yung hip, then nadislocate. Mm. So, after that, when the sun rise, no, and nag-prevail na siya, and yet, he was limping, no? Mm-hmm. Ang nakita ko dito na, once you limp, yung, hindi na pantay yung ano mo, mm-hmm. you need somebody to hang on, o dapat meron kang pain or meron kang nahawakan. Mm-hmm. Tinuro sa kanya ng Panginoon doon na Jacob will no longer live on his own, or sa Tagalog eh, hindi na siya magtitiwala lamang sa sarili niya, but he will mostly, no? Nung nangyari yun, he will trust completely unto the Lord. He will lean unto the Lord. Yun ang nakita ko doon na kasi after that, makikita natin yung buhay niya eh, talagang totally it will change from supplanter o yung sabi nga nung isang commentator, from supplanter, he became a saint. Then from a saint, he became a servant. Tuloy-tuloy na yun na nakita natin na nag-change na totally yung buhay ni Jacob. So he leaned more on the Lord, on his yung buhay niya after that incident. At saka it follows din, Pastor, di ba? Parang tayo rin naman, after na makipag-wrestling kay Lord, binigay natin kay Lord, nagpinalitan tayo ng pangalan, tapos binago niya na tayo. Di ba? Hmm. Dati ka kasing unbeliever, ginawa kayo ng believer. Dati kang unchurch ngayon, church person ka na. Dati kang, baga binago ka niya eh. Tingnan nyo, parehas ang sinasabi nyo rin, Pastor, na kumbaga,
yung faith natin na kay Lord, wala na sa sarili natin. Dati sa fame, sa power, authority, money, di ba yung mga nilulook forward natin sa life. Pero ngayon sa Lord. No, ngayon pag may kailangan tayo ng ano, ng blessing, we ask the Lord, di ba? We don't kumbaga parang do it ourselves. Kasi pag dumiskarte tayo, delikado. Pwede tayo mapahamak o yung mga anak natin. Di ba? Thank you, Pastor. Sister Darren, your turn. Sa akin naman, Pastor, it gives us hope that our true identity is in Christ talaga. So, alam naman natin kahit gaano tayo kamakasalanan, how flawed we are, if we repent and ask forgiveness to God, talagang He is merciful and accept tayo, whatever. Kahit nakasalanan tayo. So rest assured that our identity talaga by Kristo. Amen. Saka, Pastor, siguro dahil si Jacob nilame ni Lord dahil sa pagiging self-sufficient niya at saka proud din. Kaya parang yun din yung parang sign na binigyan siya ng Panginoon as a sign of new humility. Ay, ginawa siyang siguro. Amen. Thank you, Sister Darren. Tita Pepot, your turn. Mula si Tita Fe pala ngayon. Birthday. Nagse-celebrate siguro sila. Nag-celebrate, yeah. At ako naman, Pastor, like Jacob, siguro it's better to walk with a limp sa fellowship natin kay Lord for the rest of our life rather than walking painlessly. Wala naman ang Diyos. Ganda yun. Kumbaga, kung may takeaway of the night, pipiliin ko yun, Tita Fe. ganda yun. No? Di bali ng ika-ika, nasa Panginoon naman, di ba? Yeah, tama. Kagaya ko, Pastor, ako, itong mga past few days, lalo na after the surgery, minsan nade-depress ako ganyan. Kino-question ko rin si Lord, bakit ako nade-depress? Bakit ang lungkot-lungkot ko? Bakit ganito? Ang dami kong mga bakit, ganyan. Kasi syempre, nag-worry ako, nawalan ako ng trabaho, meron ako mga payables. Tapos sabi ko, Lord, ang rent ko, mag-i-increase kami ngayong January. I-increase na ako. Isa lang ako po ng pambayad. Yung SS ko napupunta sa rent, ganyan. Pero kanina, Pastor, tumawag yung manager ko. Sabi niya, kasi sinabi, in-explain ko sa kanya na nag-surgery ako, nawalan ako ng trabaho. Hindi niya daw ako i-increase for this year. Kung ano daw binabayad ko last year, yun pa rin daw ang pay ko. Kaya in-answer prayer, ganda ko ni Lord. Tapos, pag may time, ilang gabi na yan, nalulungkot ako. Sabi ko, Lord, para ako nadidepress. Siguro dahil sa nga, nadidelay si Faye, maraming ganyan. Tapos, biglang papasok sa isip ko, makinig ka na lang sa YouTube. So, makikinig ka, ganda ko kay Pastor Ed. Ed Lapis. Nare-release ako yung ganun, Pastor. Kaya talaga yung Word of God, pag nagre-retain sa isip natin, nare-release tayo sa mga depression. Parang ganun. Yeah. I agree. Oh. Ako rin dati pag nagmamaneho, lagi ako nakikinig sa mga preaching, no. At maganda naman talaga, Pastor, mga topic na pinipreach na lalo na sa family. Maganda yung effect sa iyo pag gumagaang yung pakiramdam. Yeah, I know. Yeah. Ako rin, nade-depress pero nakikinig ako sa walk through the Bible. Nagahabol ako dyan sa walk through the Bible. Napapaklag ako. Nakakatawa itong ano, yung mga youth nga natin, nakakatawa eh, talagang tutok na tutok sila eh, di ba? So, amen. Thank you, Tita Pepot. Brother Rene, anong masasabi mo? Experience in Jacob. Late na ako, Pastor, pero napakinggan ko yung inubutan ni Lord. Nangyayari madalas sa akin. Nung malakas ako at bata pa, sige lang ako ng sige. Malaking tiwala ako sa sarili ko. Hindi ako nakapagsisimba. Tapos, nung magkaroon na lang problema, yan, tsaka mo
maalala ang Panginoon. Tapos, naalala mo na, marami pa rin tanong. Mm-hmm. Tapos, sa konting ginhawa, balik ka na naman sa dati. Sige, mm-hmm. Gagawin mo na naman yung gusto mong gawin. Siguro nga, mm-hmm. siguro nga ayaw niya dun sa ng mga panahon na yun, kaya pinupunta niya ako rito sa Amerika para ako nakulog na walang kaya. Kaya na lang topic yun eh. Mm-hmm. So, umayon dun sa pinabasa natin na talagang ang isang bagay na hiningi ko ng tawad. Kasi pag hindi mo hiningi ng tawad, hindi mo talaga mararamdaman yung naging pagkakamali mo. Babalik at babalik lang naman. Ang paghingi mo ng tawad, at least kahit paano, yung lumiligwa ka pa lang ng konti, nararamdaman mo na babalik ka ulit. Ganyan ang nangyayari sa akin ngayon. Tapos, ito nga, itong anak ko si Kiko, laging silently, without him knowing, natutuwa ako at nahihiya ako sa sarili ko dahil maraming gumugulo sa isipan ko. Hindi ako makapag-makasabay. Pero siya talagang dedicated siya. Pag oras na ganito, talagang sinestet niya lahat yung ano niya, activities niya para pagdating ng Talk to the Bible, nandyan siya. So, maraming salamat sa inyo, Pastora, sa pag-guide at pipilitin ko na makasabay at para mabawas-bawasan yung mga load ko. Mm. Salamat po. Amen. Thank you, Brother Rene. Kaya nga, si Kiko ang awardee natin ng adik sa Bible study. yun ang award niya nung Pasko eh. Di ba? Ay, Pasko ba yun o ano? Ano ba yun natin? Ano, hindi, ano? Workers Appreciation ko. Workers Appreciation o Addict sa Bible Study Award. Okay, Tita Amy. Good evening. Hi. Ako po, Pastor, ang takeaway ko po, maganda po yung pagka nagpipray tayo pang kaya sa Lord, lalo na kung may mga fears tayo, may hinihingi tayo, may mga ganyan, alalahanin natin yung mga promises niya sa atin at i-claim natin yon. So, para mabawasan yung ano natin, yung mga fears, lalo na ngayon, daming fears sa mga COVID, ganyan, sa mga sakit-sakit. Mm-hmm. So, maganda na memorize natin. Ano ba yung mga pangako ng Panginoon sa atin? Amen. Yung mga pangako niya sa mga tao noon, sa Old Testament, New Testament. I know that it will also apply to us. Kaya hanggat aalala ko, sinasabit ko yun sa mga prayers ko na, Lord, I'm in fear. I know that you will never leave me nor forsake me, mga ganyan. Mm. So, ganun lang po. Yun po ang aking takeaway. Amen. Ganda na sinabi ni Tita Amy. Si Jacob, ang kanyang fear extinguisher ay sinasabi niya kay Lord yung pangako. Lord, paalala ko lang, may pangako kayo kay Abraham, kay Isaac, lolo ko yun, tatay ko yun, tapos may pangako rin kayo sa akin. Kumbaga, inuulit-ulit niya lang palagi, di ba? Tapos ina-assure niya yung sarili niya kasi nga takot na takot siya eh. Pero yun yung fear extinguisher niya. Tayo rin ganun, dapat pag nananalangin. Lord, paalala ko lang, ito yung sinabi mo, salita mo. Diba? Lalo na mga na-come across natin sa maraming Bible study. Kung may pagkakataon, picturean nyo, or kaya, isulat nyo. Kasi maganda minsan, pag pinipicturean mo, halimbawa, caption. Halimbawa, sa church, minsan diba, kadalasan naka-PowerPoint tayo. Pagkaalam mo yung certain topic, word of God, or halimbawa kahit phrase lang yon na talagang medyo may hit sa'yo. So, picturean mo. Tapos lagay mo sa Facebook. Ang nakakatawa sa Facebook, after one year, nire-remind ka niya. Kaya minsan mare-remind ka na, oh, ganda nung ginawa sa akin ng Lord ng this kind of, ng time na to, specific time. Diba? Eh tayo nga, minsan pag nakikita ko yung ano, nire-remind ni Facebook yung mga picture natin, ng mga nakaraang taon.
talagang napapapraise the Lord ko. Kasi makikita mo yung difference na number ng tao eh. Ang nakikita ko lang palagi si Pastor Bert. Siya lang yung consistent na nakikita ko lagi. Ngayon, pag nakita mo, kumpara mo yung picture ngayon at saka yung picture ng last year, masasabi mo talaga praise the Lord. I mean, iba yung pagpapala sa atin. So ganun na ang gawin niya. Feel ko yung fear extinguisher. Thank you, Tita Amy. Okay, Kiko, your turn. Takeaway ko po, wag po, di na po kailangan kailangan matakot sa kanya dahil dapat is sisihin mo yung pagkakamali mo sa kanya dahil di mo may aalis yung sa dibdib mo yung ginagawa mo sa ginagawa niya sa kanya. Ang mahalaga po ipakita mo kay Lord na nasisi na siya at ang purpose niya na baguhin si Jacob. Amen. Amen. Thank you, Kiko. Talagang si Kiko, patuloy ang pag-unlad sa kanyang buhay spiritual. Ayan. Tita Mini, nandiyan ka ba? Tita Mini? Sister Mini? Oh, baka nagmumotor na si Sister Mini. Okay. Pastor Tin, Brother Cons, any takeaway? Pastor, I'm not sure kung nasabi na, pero the takeaway ko is about, you know, when Jacob, wrestled with God, oftentimes nakaka-relate talaga sa buhay natin. Kasi in life, we struggle a lot with God. Mm-hmm. And it's not because, especially sa mga non-believers, we believe that we're invincible. Mm-hmm. When we were still living in those times, we believe that we're invincible, that, you know, that we can do so many things. Kumbaga, yung kakay, we believe, so at the time, believe sa ating kakayahan. So we struggle a lot. Like, we struggle with power. We struggle about who gets to be in control of our life. And it's not because hindi kaya ng Diyos but He allows us to submit to Him. And kadalasan nga tayo nahihirapan tayo, nag-struggle nga tayo. That is because we do not surrender our life to Him. At ang hinihintay niya lang yung opportunity na yun na ma-realize natin yun in order for God to work in our lives. Amen. Amen. Thank you, Brother Cons. Pastor T, nandiyan ba si Pastor Dit? O nag-aalala? Nag-aalala ng bata. Yung faithfulness ng Panginoon. Mm-hmm. Na kahit sa lahat ng mga nangyari kay Jacob, sa mga shortcomings niya, ganun faithful si Lord. And I believe na kahit hindi ipaalala ni Jacob kay Lord, oh Lord, ginawa mo to, ganyan, di ba? Kahit hindi niya ipaalala yon, God knows and God will always, be faithful to them. Kasi naalala ko yung covenant niya kay Abraham. Parang ganon. So, sakop yung buong family nila. Ganon. So, God will always remain faithful no matter what. Amen. Kahit tayo hindi masyadong faithful sa kanya. Yeah. He renews every morning. Yeah. Saka, God is good. Maganda yung sinabi mo, Pastor, kasi yung faithfulness ng Panginoon covered talaga hanggat anak natin, anak nila. Kaya yung maging faithful talaga. Thank you. El Monte, punta na tayo sa La Filnas office. Nandyan pa ba kayo sa opisina? Tita Girlie, Pastor Rave.
Pauwi na ako, Paul. Pauwi na. Oh, baka mapagalitan kayo ni Charles. Kasi may service yata sila. May service. Bukas yung gate. So, sa akin naman, more of resolving the conflict yung ginawa ni Jacob. Nagpakumbaba siya. Talagang nag... Kahit kasi kung titingnan natin, naging successful na siya sa buhay. Marami na siyang mga tauhan, mga pagmamayari. Pero hindi niya nakalimutan yung kasalanan niya sa kapatid niya. So... kumbaba siya, tumingin ng tawag tawad, kaya binibless talaga siya ng Panginoon. Amen. Basta riba meron? Mga different pa? Go ahead, basta. Sa akin naman, Pastor, yung important doon is yung mga naalala ni Jacob, yung mga promises ng Panginoon. Napaka-importante yun eh. Kasi kung tayo po ay hindi sumunod sa matuwid na daan, kung baka sa ano gumagawa tayo ng mali or masama, kakalimutan natin yung mga promises ng Panginoon eh. Kasi nahihiya kayo. Parang guilt ba? So, importante po yung mga promises niya na ilalagay natin sa puso na. Kasi ni-memorize natin eh. Sabi nga sa akin ni Tita Pi kanina eh. Ano ba yung sabi niya sa akin? Dong, ano ba yung character ano preaching? Kasi parang nabukas. Sabi ko, Tita Pi, yung po yung kinasabi mo, hindi mo ginagawa. Yun yun. So, I think tayo kung magbabasa tayo ng Biblia, hindi lang yung magbabasa tayo just because we the Bible or nakikinig po tayo doon sa sino man yung nagpipreach kasi gusto lang nating pakita na nakikinig tayo. Kung hindi, we have to put it in our hearts. Sa puso natin at inanamnamin natin ang bawat pangungusap ng Panginoon. Kaya Pastor Bo, kasi nanyayahan sila, magatin sila ng class 101. So. Yun ang segue na. Okay, may mag- para ka ng ano, artista. Kunin ko itong pagkakatan, ito, panoorin nyo po, showing na bukas, parang gano'n. Bukas, Pastor, class 101, panoorin nyo. Alas 2 sa hapon. Maganda po yung class 101, pinagandaan po ni Tito Pio. Pinag-aral ka lang ano yan ng team ng ano team ng SDMI. After ng class, Pastor, meron tayong kunti. Ay, yun ang masarap doon. May kunti pakulo. Hindi, wala pa yung kain, Pastor. Wala pa yung kain. May pakulo pa. No? May pakulo. Wala pa tayo mga, ano, yung mga pakulo natin. Parang ano. Tapos, yun. Masaya yung klase natin bukas. Sabi nga sa akin ni Tita P kanina eh, doon kailangan gawin natin yung hindi nila makakalimutan yung klase. Ayan. Sabi ko, eh sige. So, tatatak namin sa puso nyo yung class 101. Session 1 pa lang yan, Pastor. Session 1 pa lang, oo. Yan pa yung session 2. Apat yan, oo. Thank you, Pastor Ray. Pastor Bong! Hi, Pastor. Good evening. Muli. Pastor, ang takeaway ko, no, learning how to face your giant, Pastor. Kadalasan, Pastor, na overwhelmed tayo sa mga ng problema natin, mga worries, kasama din dyan yung trabaho, yung health natin, finances. But remember, yung mga promises ng Diyos, we should humble ourselves before God and we should remember His promises that He will never leave us nor forsake us. Mm-hmm. Just like Esau, he humbled himself. Tapos, na-recall niya yung kuhan, na-remember niya yung mga pangako sa kanya ng Diyos, pangako sa kanya, sa mga ninuno niya. At the same time,
tinaste niya yung giant niya, si Iso, at humingi siya ng kapatawaran. So, same thing with us. Matuto tayong magpakumbaba. Kung tayo ay nagkasala sa kapwa natin, now we should learn to accept our mistake. Ayan ang takeaway, Pastor. Amen. Thank you, Pastor Bong. Pag-amin ni Jacob, I'm a liar, sabi ni Jacob. So, ako si Jacob the liar, sabi niya ganun. Go ahead, Tita Lenlen. Yung sa akin, yung ano yun eh, yung talagang sinasabi ni Lord, I will not leave you nor forsake you. So I will go with you throughout your journey on earth, di ba? Sabi niya ganun. Mm. So yun yung si Jacob, nung sinilang siya hanggang sa makarating siya doon sa pag-face kay Esau, hindi siya iniwan ng Diyos. In fact, marami sa kanya, nakikita niya through his, yung eyes niya, nakikita niya angels, nakikita niya si Lord. So hindi siya, dapat by that time na-realize niya, andito si Lord. So hindi niya ako iniwan. Ano yung kasama ko na hinaharap yung problema? Mm-hmm. And yet, because of sin, now overcome niya yun. So kaya siya, I think, kaya binali yung kanyang tadyang doon is to, kasi pag binali tadyang mo, permanent yun eh. Mm-hmm. So kung permanent yun, so every time that you walk, at symbol na you have to lean on me. Yeah. Maalala ni Jacob talaga na ika-ika siya. Pero ako, Pastor, kailangan ko talaga ng baptism. True to life pala sa iya. Ano? True to life pala sa iyo. Iba naman pala yan, iba yan. Iba. Thank you, Tita Lenlen. Laging pinakapilok. So, laging binabali yung pangalong. Nandami na naman tayo natutunan sa pamilya Abraham. At madami pa yan. Naku, lalabas pa itong si Joseph. At pinakamahabang kwento sa Genesis, si Joseph. No? Kasi yun talaga. It's a colorful story. No? Ma-enjoy natin. Yan. So, manalangin po tayo. At sa gabi na to, any prayer request? Meron ba kayong gusto ipanalangin? Panalangin natin si Tita Fe at si Leslie na birthday at si Jasmine, birthday nila. Alright, so nalangin po tayo. Salamat, Panginoon. Madaming maraming salamat po. At muli kaming natuto ngayong gabi sa buhay ni Jacob kung paano siya binalot ng takot at hinant ng kanyang nakalipas. Pero Panginoon, pinakita niyo na nandun ka sa tabi niya at hindi niyo siya pinabayaan. Bagkus, kayong nagpala sa kanya mula sa tahanan ni Laban, pagbalik sa kanyang sa promised land, Panginoon. At along the way, madaming struggles kagaya ng buhay namin, madami kaming kinakaharap, maraming iso na nakalagay sa bawat dadaanan namin. Pero kayo po ang mag-aadya sa amin, kayo po ang magliligtas. Salamat, Panginoon, at tinuruan niyo rin kami ngayong gabi na humingi ng tawad, mag-repent, humble down ourselves, Lord God. Aminin na kami ay Jacob din. Ang pangalan namin ay Jacob. Kami ay sinungaling, kami ay mandaraya, kami ay nagkulang sa iyo, Panginoon. We wanna put stop sa struggle natin, Lord. We repent of our sins, Panginoon. At gusto namin na lagi kang makapiling. Tanggalin niyo ang lungkot, depression, anxiety, Panginoon, sa aming mga puso. Pagka kami inaatake, Panginoon, ng kaaway, pagkos lahat ng salita nyo ay mamutawi sa aming mga labi at mga puso. Nalangin namin si Leslie na nagsiselebrate ng birthday niya ngayon. Pagpalain niyo po siya, ingatan niyo po siya. Si Tita Fe, si Tita, si Jasmine, Panginoon, at iba pa mga birthday celebrators namin sa January. Ingatan niyo po, pagpalain niyo po. Ibigay niyo po yung desire ng mga puso nila sa kanilang birthday wishes, Panginoon. We love you. We praise your name in Jesus' name. Amen. Amen. Right. Okay, picture. Nabasa na mga bata. Okay. Asa na si Bogart? Si Bogart, naknakan ng gwapo. My goodness. Pang ano to eh. Saka may ano pa siya. May pa
Happy birthday, Leslie. And ganun, parang Duterte pa siya. Ganun, ganun, ganun. Eh, maroon, basta maroon na siya ng ano, halina't sama-sama. Ay, peace bomb. O, paano niya na-champuhan niya? Ang galing, ano? Okay, 1, 2. Ersa, 1, 2, 3, 4. There you go. Oh, kompleto pala yung ano. Sempron family. Ha? Tsaka si ano, oh. Happy birthday, Leslie. Happy birthday, Leslie. Okay, guys. Salamat. We'll see you birthday tomorrow. Birthday, Tita Pe. Don't forget, happy birthday, no? Jasmine. Surprise natin si Tita Pe bukas. At tsaka, maganda tayo. Konting salo. May iyak pa si, umiyak si Bogart. Siksik. Baka tayo. Ay, alakas umiyak. Hindi ko makakanta yan. Papakita. Kumakanta na yan ang harina't sama-sama. Mag-imbita tayo ng mga members natin. Papaalalahan na natin sila na umatin sila bukas. No? At para maging official members sila. Actually, series yan. Hindi agad-agad, pero series yan. So, alam, wag na mag-miss. Wala yata ang mahala ni Ezekiel. Tapos next, tomorrow, walk through the Bible, Book of Ezekiel. Pag-usapan natin si Bogart. Si Bogart. Ezekiel. God bless you guys. Bye. 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 Bye-bye.